You start. Magandang magandang panahon sa inyo mga ka-taxpayer ko. Happy, happy, happier new year po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol ho sa Food Panda. Ako ba ay naka-live na? Oy, naka-live na pala tayo. So, ang pag-uusapan natin ay yung Food Panda. Food Panda. Okay. May lumabas hong balita na ang Food Panda po ay natalo sa kaso. Idinemanda po ng mga Food Panda riders ang Food Panda, yung pong app na diyan po tayo madalas mag umorder ng food. Yan. So nire-request ko ho na pakiclick lang ho ninyo yung like para ho tumalino ang mas maraming Pilipino pagtungkol ho sa taxation. Now, ang problema ng Food Panda ay nabalitaan ho natin at gusto ko sanang i-share sa inyo. Nasa internet naman ito. Ito po yung balita sa internet. Ayan, sabi rito, lakihan natin. Ruling, yun yung mga riders, nag-welga. Ruling favoring dismiss, ayan, kung saan sana ako napunta. Ruling favoring dismissed Food Panda rider spotlights need to protect gig workers. So nanalo ho sila sa mabuti pa tong Food Panda eh. Meron silang association, Davao United Delivery Riders Association Incorporated. Pero ang mga taxpayer sa buong Pilipinas, wala hong asosasyon. Wag ho kayong mag-alala, mga ka-taxpayer kong minamahal. At magbubuo ho tayo ng asosasyon at dadaan ho tayo sa kooperatiba. So ini-invite ko kayong lahat na mag-join ng kooperatiba para ho maproteksyon na natin ang inyong karapatan. Batay ho dito, inutusan ho ng National Labor, ano bang pangalan ng government, na NLRC ba yon? National Labor Relation Commission, ito po yon, na gawing empleyado. Ayun, gawing empleyado, Berlin-based pala itong Food Panda. Oh. Berlin-based. O nasa Germany, yung Food Panda. So, ayon ho sa resolusyon ng ating government agency na National Labor Relation Commission, ang mga riders ho ng Food Panda ay hindi ho mga independent contractor. Sila po ay mga empleyado. Okay. Ang independent contractor po ay nagbabayad ng value-added tax, nagbabayad ng local government taxes, nagbabayad sila ng sedula. Ayan. So, maraming tax ho ang, o taxes ang binabayaran ng isang riders. Kasama na dyan yung annual registration fee ng BIR. Sa decision ito ng National Labor Relation Commission, sinasabi na ang mga riders ng Food Panda ay hindi ho independent contractors. Sila po ay kinukonsider ng ating batas, ayon ho sa desisyong ito, sila ay kinukonsider na mga empleyado. Ito po ay magbibigay ng malaking problema dito po sa Food Panda. Papaliwanag ko ho ito. At gusto ko sanang iparating sa mga bookkeepers na katulad ko, sa mga tax specialista na katulad ko, sa mga CPAs na katulad ko, sa mga lawyers, meron po kayong hanap buhay. Operan ho ninyo ang Food Panda na ayusin na ho nila yung records. Okay? Just in case na matalo ho sila,
dito sa kasong ito. Kasi alam ko, eh, definitely, mayaman na kumpanya yan, eh, pupunta ho yan sa, teka lang, ayusin ko nga ito, naka-live tayo, ba't ganito yung ating camera? Oy, camera ka, umayos ka naman, ayun. Mag-a-appeal yan sa korte, kasi nasa Labor Commission pa lang naman eh. Pero kung matatalo, eh, alam nyo naman, ang ating government, eh, hindi naman yan para sa, malalaking company yan ho ay para sa mga riders ko. Baka mamaya ganito din ang mangyari sa Grab, sa Lala Move, sa Joyride, sa Angkas. Malay mo, 'di ba? So, ngayon kung ito po ay mga empleyado, magkakaroon ng problem ang Food Panda pagdating sa BIR. Pwede ho silang makasuhan ng tax evasion. So, yung country manager na to pwedeng makulong dahil sa tax evasion. Bakit? Eh, hindi ho nag-remit ng withholding tax on compensation kasi empleyado pala eh. Ano ni-remit? Expanded withholding tax. So, kung expanded withholding tax ang ni-remit, does not necessarily ine-equate yung ni-release mong withholding tax expanded payment sa withholding tax on compensation. So, merong unpaid withholding tax compensation. That's number one. Number two, madi-disallow yung expenses. Why? Hindi na isama sa 1604C yung mga compensation nung mga riders na dinismiss. O di magkakaroon ngayon ng under o overstated na expenses. So pag overstated ang expenses, magiging understated ang taxable income. Pag understated ang taxable income, aba, pwedeng pag yan ay more than 30%, pwede tax evasion case yan. Kaya, ang BIR ay definitely ay nagmamasid sa nangyayaring kaganapang ito. Kasi ito hindi lamang sa Food Panda ang apekto. Sinabi ko nang kanina, yung iba pang riders sa buong Pilipinas, aba, million-million niya, billion-billion ang kinikita niyan. So, nire-request ko ho kayo kung gusto kong mga CPAs dito na gustong sumama sa akin, maging tax specialist, pwede na ho kayo mag-franchise. At para ho dun sa mga tinatawag kong mga taxpayer na gusto hong magkaroon ng negosyo tungkol sa tax taxation ng Pilipinas, eh meron ho tayong ino-offer sa inyo na franchise agreement. Ang ating pag-uusapan ho ay ang audit protection services from LOA to SDT. So, para ho dun sa first 50 subject to terms and condition and adjustments, eh pwede ko ho kayong tulungan sa inyong LOA. Ako personally hahawak. Basta't maging franchisee ko lang ho kayo. Walang problema. First 50 hanggang January 31 lang ho yung aking offer. So, mag-franchise na ho kayo mga may-ari ng company. Ako po ang inyong kasama sa inyong paglaban sa graft and corruption sa larangan ng taxation. So, balik ko tayo. So, kung isa kang lawyer, isa kang bookkeeper, isa kang CPA, isa kang tax specialista, mag-offer ka na ng services sa Food Panda at iba pang mga platform tungkol dyan sa mga riders na yan. Kasi nga, kung ito ay magiging empleyado, edi mali-mali yung mga records na i-file sa BIR. At pag may maling records, under section 250, 255, 255, eh pwede kayong kasuhan ng tax evasion or maling pagpa-file o pagsusupply or incorrect information, sabi nga ng isang BIR official. Parang maling information yan eh. Yan. So, please, baguhin nyo na ho yung records nyo at ayusin nyo na. Eh, kasi alam mo naman ang mga desisyon ng ating korte. Kung ito man ay korte, quasi-judicial body to, or dali niyan sa court, ang interpretation ng batas diyan, eh retroactive. Pag, lalo na pag Supreme Court na ang nag-decision nito. Since ito po ay ia-appeal sa masaas na hukuman, eh hindi po ito maaaring sabihin final and executory. Ang sinasabi ko lang dito, just in case, magkaroon ho ng settlement, or manalo uli yung mga riders sa mas mataas na hukuman,
eh may problema ho sa taxation ang ating mga app tungkol ho dyan sa food, sa delivery, etc. So, yun lang po mga taxpayer ko mahal. Binabati ko ng happy happy new year si Mao, si Joyce, si Tony, si G, si Jocelyn. At ako po ay nag-a-accept ng mga tax problems ho ninyo with a fee. kailangan ho natin kumita. So with that, abangan ho ninyo yung mga susunod kong video at panoorin nyo yung mga video ko pang darating. Thank you and peace and happiness be with you for life. See you later.